Pajama TV online. Ayan, so mga pajama, samahan niyo po ako na panoorin ang part 2 ng fourth set ng Choco Mucho versus Signal, ang last elimination round for PBL Reinforced Conference 2022. At ito nga po ang last elimination round bago mag-semi-finals. Ito yung November 22 game. Ito yung game kung saan inantay ng marami kung sino mananalo sa Choco Mucho at Signal, dahil kung sino ang nanalo sa kanila, ito ang makakakuha ng last and final spot for the final four ng semifinals ng PBL Reinforced 22. Ayan. So, ayan mga kajamis, panoorin lang natin ang video, and nandito lang ako kung anong gusto mong pag-usapan ay narito ako. And sana sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1, ipanoorin nyo ang part 1, and panoorin nyo rin tong part 2. And may mga scenes dito na hindi for sure nakuhanan sa mga ipinalabas sa TV, kaya panoorin nyo po ang video na ito. And sa end ng video na ito ay matutuwa kayo, lalo na sa mga Choco Mucho fans. And actually ako rin natuwa doon sa ending ng video na ito, and malalaman nyo kung bakit. So for now, pag-usapan natin ang Choco Mucho team, or Choco Mucho as a team. Pabor ba kayo, or anong tingin nyo sa pag-resign ni Coach O? So for sure sa mga Choco Mucho fans dyan, marami sa inyo ang may insights or pwedeng masabi regarding pag-alis ni Coach O. So, ano ba, nakabuti ba ang pag-alis ni Coach O, or nakasama ba? Ano po ang comment niyo sa kanya pag-alis? And ano sa tingin niyo ang nangyari, bakit siya nag-resign sa pagiging head coach ng Choco Mucho? Ayan. So, comment down below and in this video, and then pag-uusapan natin yan. And ano pa ba? So, sa mga Choco Mucho fans dyan, ano ang mga hinahangaan nyo sa Choco Mucho team? Bakit ganun lang support nyo? Sobrang solid nyo. So, sa mga hindi pa nakakita sa mga Choco Mucho fans dyan, sa mga nunood sa TV na maaaring hindi nila nakikita na nahagip ng camera ang mga fans ng Choco Mucho, sobrang solid po ng Choco Mucho fans. Kung makikita niya lang po sila sa arena, ay sobrang todo suporta po sila sa Choco Mucho Flying Titans. And we want to know why. Ano po ang mga hinahangaan nyo, possible reasons bakit natin sinusuportahan ang Choco Mucho Flying Titans. Ayan, bakit sobra na lang ang suporta natin sa Choco Mucho Flying Titans? So, comment down below in this video kung ano po ang mga factors, possible reasons why you want or you're supporting the Choco Mucho Flying Titans. Ayan, so alam natin marami sa kanila ay talagang hinahangaan. So possible masabi natin na sila ay star-studded team, dahil of course dyan si Dina Wong, si Bea De Leon, and other players talagang kilala na, and Des Cheng, marami po silang mga players talagang kilala na, mga batikang players. And possibly yun ay isa sa mga reasons bakit maraming fans ang Choco Mucho. Pero other than that, we want to know why maraming fans ang Choco Mucho Flying Titans. So just comment down below kung ano po yung mga factors na maaaring nakita nyo sa Choco Mucho, bakit todo suporta po kayo. Dahil we want to know kung bakit ganun na lang kasolid ang pag-support nyo sa Choco Mucho. So mga kajamis, kung makikita nyo ang supporters ng Choco Mucho, sobrang grabe, talagang you can say na napaka swerte ng Choco Mucho team, dahil meron silang ganung fans na sumusuporta sa kanila. Ayan.
isa pa doon si Dina Wong, and I'm sure natapit na natin yan sa part 1. And grabe, sobrang swerte lang ng isang player na may ganung kadaming supporters, and it really helps a lot, lalo na pag nasa game nakaka-pump siya. So for me, ganun yung feeling ko kapag maraming cheer sa'yo, sobrang nakaka-proud and nakaka-pump. Though nakaka-nervous din minsan, nakaka-pressure, but more of pinapalakas yung loob ng mga players. And ayun lang, sobrang nakakatuwa yung mga fans kasi gumugugol talaga sila ng pera, ng effort nila para suportahan yung mga idols nila. And karamihan sa mga yan may trabaho, karamihan sa mga yan busy, pero they find time para talagang suportahan kanilang mga idols. And kung makikita nyo yung mga iba sa kanila, or half of them are may edad na. So nakakabilib, sobrang nakakabilib yung mga nanay na talagang sumusuporta sa kanilang mga anak na mga players. Grabe. Sobrang wala po akong masabi. Wala po kami masabi. So, ayun, comment down below sa video na ito kung ano yung mga hinahangaan nyo aside from na doon si Dino Wong or si Bea De Leon or other players. Ano pong mga hinahangaan nyo sa Choco Mucho? And nakabuti ba ang pag-alis ni Coach O? Or anong comment nyo sa bago nilang coach na si Coach Edzett? Ayan. So, comment down below sa video na ito. And ayun, so mga kajami, sa end ng video na ito ay huwag niyo pong i-end ang video dahil meron pong magandang mangyari. Ayun po yung sinasabi ko, mga kajami. So kung nakita nyo ay unfortunately hindi po nakuha ng Choco Mucho ang semi-final spot or last spot, pero nakita niyo po ang leadership ni Bea De Leon. Sobrang tuwa ko sa kanya dito nung nakita ko na talagang kinausap niya ang kanyang team after the game. And hindi ko man narinig, pero napaka-feeling ko ay napakaganda ng sinabi niya sa kanyang team. At ayan nga po ay mag-form sila ng circle para magpasalamat sa lahat na nagpunta doon sa arena. Lalo-lalo na dito sa site na to kung saan ako nag-take ng video, dahil sobrang dami ng fans at halos wala ng bakante kukuan. Puro Choco Mucho fans ang nandoon or nandito sa site na ito. So, hinahangaan ko sobrang idol si Bea De Leon dahil sa kanyang leadership. And ilang years pa ay siguro ay mapapantay niya rin si Alexa Botes when it comes to leadership, kasi talagang makikita mo na nililid niya ang kanyang Choco Mucho Flying Titans. Ayan, so mga kajamis, don't forget to click the notification bell for more updates.